Asam mo to sa video. Anong oras na? Saan na? Pakit ang oras? Saan ba? Saan yung ano? Yan. Gawin natin parang ano, mala Snapchat yung story. Habang binabaybay namin ang daan patungo Malolos, makikita nyo na medyo madilim pa. Alas 5 kasi na umaga, kami ay gumayak na mula Patagaytay upang makarating na maaga. Kami ay unang tumigil muna sa isang stopover sa NLEX bago magpatuloy sa unang destinasyon. Kami ay medyo antok pa dala na excitement na aming nadarama. Dito makikita na malapit na tayo sa una nating destinasyon. Nandito na tayo sa Malolos. Narito at kararating lang namin sa Barasawain Church. Alikat silipin natin ang loob at ang kasaysayan sa likod ng nakakabighaning strukturang ito. Nakarating lang po namin sa Malolos, Bulacan. Tara sa loob ng kupa ng Barasawain. Sa simbahang ito ng Barasawain noong Enero 23, 1899, General Emilio Aguinaldo y Fami ay nanumpang pangulo ng Republika ng Pilipinas na itinatag sa Malolos, Bulacan. Tinayo ng Pambansang Komisyon sa 100th taon na Emilio Aguinaldo, Enero 23, 1869. Ang simbahan ng Barasawain. Ito ay itinayo noong 1885 sa pangungunan ni Reverendo Padre Juan Giron. Dito naganap ang pagpupulong ng Kongreso Revolusyonaryo na binuksan noong September 15, 1898. Nakatapos na namin ng devotion ng loob ng Barasawain Church. Pagpunta na kami sa Barasawain Museum, nakatabi lang ng simbahan. Tara! Sa tabi ng simbahan ay agad na mapupuntahan ang Museo ng Barasawain. Ang museo ay may 5 bulwagan na layong maipaalala sa mga bisita ang kahalagahan ng kasaysayan sa kalayaang tinatamasa ng mga Pilipino ngayon. Ang unang bulwagan ay naglalaman ng mga paghihirap ng Pilipino sa ilalim ng mapang-aping pananakop ng bansang Espanya sa loob ng mahigit 300 taon. Sa 3 bulwagan naman ay may light and sound presentation na mapapanood ng mga bisita sa loob ng 7 minuto na naglalahad ng mga mahalagang pangyayari sa panahon ng Republika ng Malolos. Makikita sa bulwagang ito ang isang diorama ng mga taong lumahok sa pagtatatag ng Republika ng Malolos. Ito ang diwa ng isang republika, kapangyarihan sa taumbayan. At bilang upal ng kapangyarihan ng taumbayan, ang konstitusyon nito ay nagtakda ng paghilang. Ganda pala ito. Ngayon nakita natin ang matibang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Para sa tayo sa Barasawain Museum. Hello! Nasa Barasawain na kami. Bye-bye! Ingat! Pagkatapos ay tumungo na kami sa palengke upang maghanap ng mga bagay na sa Malolos lang makikita.
pupunta naman tayo sa mga prutas at gulayan. Tara, pili tayo ng makakain. Mainit, puno ng tao, ngunit makikita mo ang kulturang Pilipino kahit sa iskinitang gaya nito. Kung mapapansin nyo, ito ay walang pinagkaiba sa kahit na anong palengke na pwedeng puntahan sa Maynila. Pang bribe. Bribe natin ito. Charles! Ano nahanap nyo dito? Ano to? Ano to? Persimmon. May law na higa dito. Ano po yung kanito? Ang persimmon pala ay madalas makikita sa kahit na anong palengke. Nagkataon lamang na sa palengke ng Malolos lang namin siya unang natagpuan, kaya't akala namin ito ay produktong Malolos. Ay, minum na. Ano yan, Abdul? Hindi mo. Yan, bibili tayo ng mga sweets. Kain! Kasi, uy, inugasa mo. Oo, oh, inugasa na nila. Okay, hindi mo. Game. Kain tayo. Ikaw muna, si Hiram. Ano ba yun? Hiram, kain. Oo. Kumaan mo kayo. Kuting mo ko. Masige. Ano tayo yung ano-ano? Sarap. Sarap. Uno! Uwe! 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 Ano na pas mo na tayo? Patuloy kaming naglibot upang maghanap pa ng mga bagay na doon lamang makikita. Para lang sa normal na market. Pero ngayon hinahanap pa rin namin kung ano ang specialty nila. Ano ang fruitist? Yung preservative na yung hanabin mo kasi yung apat na araw si Rana, ito talaga nga. Subok mo dito yung kaysa nag-deliver kami. Ano, Charles, masarap? Taste it and unite. Sarap yan. Matamis. Yung mapapaya sa hot candy. Matamis. Sa kahit saan naman ito pwede. Dumidikit galing gawin. Ha? Masarap. Dumidikit talaga. Hindi lang pwede na pero. Hindi lang. Ito, matuturuan ko kayo. Abdul. Ang honeybee, nalalaman pagpuro kung paano ha. Pagdating sa bahay, magtatakas ito. Na konti. Basahin niyo yung palito ng posporo ng basang-basan niya at saka yung kiss-kiss magsisimil. Doon nalalamahan din po. Diba yung palito kung nabasa sa tubig ay na sa honeybee magsisimil. Dapat hindi na siya magsimil kasi basang-basa. Doon nalalamahan kung honeybee po. Huwag kayong bibili ng honeybee na kasi yung may preservative na yun. Apat na araw na siya. Bibili nyo kailangan nyo. Nakaproon pa ako. Nakailala na rito yan kahit saan nag-deliver kami. Ayun yung kailangan nyo. Dito lang pera. Bili na natin to. Dito lang pera. Anong araw dito lang po all these places? Tekson, meron ka diba? Dito lang pera. Ayun, si Tekson. Ayun, wala yun. Ang binigay ko sa inyo, yung marami-rami. Yung marami-rami na baka mabitin ko yung kung bibili nito sa loob, 300. Naging manugang ko lang yung maki sa mga bundok-bundok. Mga bundok-bundok. Kabaran nga mamaya. Ang baga mamaya. Dito lang pera. Ang honey na kanyang tinda ay sobrang sarap. Puro daw kasi yung pagkakagawa dito. Ambag kami. Naging manugang ko lang yung sa mga bundok ko. Sa province pa kasi itong bundok. Sige, okay na yung bigyan mo. Sige. Kamera ng 20 mamaya. Thank you po. Ano, Jess, ano masasabi mo? Masarap ba? Hindi ka pa po natikman eh. Titikman mo mamaya. Ay, natikman mo ba? Hindi, sila interview.
Abdul, ano masasabi mo? Masarap ba? Ang bahay naman sa tapat ng aming kinatatayuan ay ang bahay paaralan ng mga kababaihan ng Malolos. Sa pook na ito, dating nakatira ang angkan ng mga Reyes na kinabibilangan ni Rufina, isa sa mga kababaihan ng Malolos na naghain ng petisyon kay Gobernador General Valeriano Weyler na makapag-aral ng wikang Kastila. Dito isinagawa tuwing gabi ang pag-aaral ng mga kababaihan sa ilalim ng pagtuturo ni Guadalupe Reyes. Andito na tayo ngayon sa Bautista Mansion. Isa itong magandang example sa mga bahay na na-influensya ng Filipino-Chinese. Ito naman ang Sekretarya de Fomento. Sa tahanang ito ng mga Santos Bautista na luklok ang kagawaran ng pagpapaunlad na pinamumunuan ni Don Felipe Buencamino Sr. sa panahon ng pamahalaang mapanghibagsik 1898 at ni Graciano Gonzaga sa panahon ng Unang Republika ng Pilipinas 1899. Kailangan po maalap ang kasarian. Ngunit, hindi tayo pwede pumasok ngayon, kaya nandito na lang tayo sa labas. Parang haunted mansion. At doon na natatapos ang aming paglalakbay sa Malolos. Isa na lamang ang hindi namin nagagawa, ang kumain. Tara, samahan nyo kami sa amin natagpuang restaurant na sa Malolos lang makikita, ang Hapag. Sa halagang 350 pesos, makakakain ka na ng kahit na anong pagkain sa loob ng Hapag. Eat all you can kasi ang tinda dito. Thank you.
Hay, isang buong araw na paglalakbay sa Malolos, nakakapagod. Ngunit masaya naman, kaya samahan niyo muli kaming balikan ang aming mga kasiyasiyang pag-iikot sa lugar na kay ganda, ang Malolos. Ano pong favorite part ng Malolos? ICS Station. Dito ako nagpuro. Mga sa atin ang ICS na itinala. Sinasabot ko lahat kung hindi halos lahat ng mga estudyante natin na ay nakakamasa sa mga kilalang universidad kasama din natin. Andiyan na po nagtatapos ang isang magandang paglalakbay namin sa Malolos, Bulacan. Tara! Paano may ikot? Bijuan-bijuan! Tatagilid kasi yung under, pagunta yung lakad ni Jesslyn eh. Ay, magsalita kayo! Magsalita kayo! Matagal si Nilas ko eh! Uy, Nilas! Bijo! Hindi amin to! Ay, sila Carlos to! Okay na yun! Okay na yun! Ay na!